Hello mga ka-lushroom. So ayun, papakita ko nga pala sa inyo paano ako gumawa ng spike sa wispy. So ayan, ang gagamitin natin pang spike, then yung binder ang gagawin natin para gumanda at makabuo tayo ng talagang magandang pang spike talaga. Ayan, ginaganyan ko siya. Ayan, lapit natin sa inyo. Then yung brush, nilalagyan ko siya ng konting-konting binder. So ayan, ibabrush ko lang siya sa gagamitin natin spike. So pag ginanyan mo siya, binarush mo siya, magiging ganyan siya. So perfect na yan para mailagay natin sa wispy. Kukuha na tayo dito na gagamitin natin pang spike sa ating wispy. So ayan, nakakuha na tayo. So ganyan lang ang dapat kunin, depende sa inyo. Basta ako ganyan lang din ako mag-spike. Then ilalagay na natin siya sa natural lashes ni client. So ayan, hindi ba pa masyadong makita sa video. Sige, gagawa natin siya ng paraan para makita nyo. Ayusin natin yung setup ng camera. So ayan, pasensya na dahil hindi ako ganun kamarunong. Kagaling gumawa ng video talaga. Maglalagay ulit tayo dito ng spike. So ayan, papakita ko mga sa inyo paano ko maglagay ng spike. So ayan, nag-isolate muna ako. And then, doon lang tayo maglalagay sa isang strand ng natural lashes. So ayan, ginaganyan-ganyan ko lang siya, ina-ice-ice ko lang siya. Ayan. So pag-isolate talaga ng natural lashes, ay hindi talaga ganun kadali. So ayan, naganap tayo. Then ayan, nilagay natin sa isang strand lang. So nakatatlong spike na tayo, guys. Minsan pag nag-isolate ako, dalawang tweezer ang ginagamit ko talaga para makahanap talaga ako na talagang paglalagyan natin ng extension sa natural lashes. So hindi siya ganun kadali talaga. Kung titignan nyo lang din ako, ay parang feeling nyo ay madali lang, pero hindi siya ganun kadali, guys. So ayan, nakakita na tayo ng isa para malagyan natin ng spike para sa pang-apat natin spike. So napapansin nyo may mga marking ako dyan. Ayan ang sinusundan ko para malagyan ng ating spike sa wispy. Kapag medyo nasa outer na ako at medyo nahihirapan na ako talagang makita talaga ang natural lashes ng client na paglalagyan natin, ay ganito ginagawa ko. Binabanat ko siya ng konti, pero hindi siya banat na banat, ha. Hindi siya kailangan banatin para dumilat, hindi. Kailangan banat lang ng konti para makita talaga yung mga natural lashes niya. So ayan, yun yung natural lashes ni client na paglalagyan natin ng spike. O, diba? Pag nakuha mo na yung natural lashes ni client na nakapag proper isolation ka na, pwede ka nang maglagay. And medyo, pag nagamay mo siya, ay masasabi mo talaga na basic na lang din talaga. Pero depende pa rin sa case ng natural lashes ni client. And yun na nga, medyo madaliin na natin yung pagbibideo. I-speed na natin siya ng 0.5 para masimula na natin. And magpakita ko sa inyo kung paano ko maglagay ng fanning sa natural lashes. And yun na nga, tapos na tayo sa spike natin. Kung papansin ninyo, kung titingnan nyo, ay hindi siya ganun kaganda, diba? Aminado naman ako, pag spike pa lang, hindi pa siya ganun kagandang tignan kasi pa isa-isa lang. Pero maniwala kayo sa trust the process. So ayan, maglalagay na tayo dito ng fanning. Dito muna tayo sa inner part. So para makita ko yung natural lashes ni client sa inner part, ay ganyan ako maglagay ng tape. Huwag masyadong banat na banat, at kailangan talaga na pakiramdaman nyo din yung ano ni client, yung talukap ba, yung balat niya, kung hanggang saan ka lang pwede magbanat ng, kung hanggang saan lang pwede mong banatin yung talukap niya para malagyan siya ng tape. So ayan, nag-start na tayo dito maglagay ng fanning. Ang spike pala na nilagay ko dyan na size is 14 and 15. So ang ginamit ko na dyan na size sa fanning is 10 and 11. Pag gumagawa ko ng wispy, ay hindi ko to minamadali. Talaga kasi ito yung pinaka-style talaga na medyo nahihirapan ako, na talagang struggle is real talaga ako kasi hindi ko talaga siya ma-perfect. And kapag gumagawa ko, ay hindi talaga siya dikit-dikit. Like, maglalagay ako dito sa size 10. Pagkatapos kong maglagay ng isa sa size 10, maglalagay ako sa size 11. And balik ulit sa 10, 10, 11, 10, 11. Ganun lang din ang paglalagay ko. Para maiwasan talaga natin ang pagdikit-dikit nito. Para po sa kaalaman ninyo, ang ginagawa ko pong video ay hindi po ito ay pagtuturo ko sa inyo. Ito po ay sinishare ko lang kung paano po ako gumawa. May nag-PM kasi sa akin na bakit daw ako nagtuturo sa mga videos ko. So, para sa kaalaman mo, kung nanonood ka, hindi ako nagtuturo. Alam niyo po ba ang salitang sinishare ko lang ang mga ginagawa ko kung paano ako gumawa? I-search mo.
kung di mo alam ang salitang share. Wala naman daw ang karapatan para magturo. So, ayun nga ang sabi niya. Pati ba naman sa pagbibideo ko ay pinapakialaman nyo? Magvideo rin kayo kung gusto ninyo. Magkaiba ang nagtuturo sa sinishare ang ginagawa. So, ayun lang. And last, magsimba ka, hindi yung kung ano-ano yung napapansin mo. At ayun na, tapos lang na. O, diba? Sabi ko naman sa inyo, trust the process. At kung gusto mo ma-experience ang ganyang outlook, alam niyo ang gagawin niyo, please book now our Facebook page. Lush Room by Joanna GLN. Subscribe our YouTube channel.